Mahal mo, pero niloloko mo. Mahal mo, pero binabaliwala mo. Ang sakit mo namang magmahal. Minsan ba naisip mo na dahil sa ginagawa mo ay may nasasaktan kang isang tao? Minsan ba naisip mo na yung sinasayang mo ay pinapangarap ng iba? Kumusta mga ka-Big Boss? Boss LJ nga pala ang inyong boss pagdating sa usapang pag-ibig. At kung magsusubscribe ka sa ating channel ay sinisigurado kung meron kang matututunan. Tandaan mo yan. And for today's video, ito na yung part 3 ng Hugot Advice compilation natin na pinupost din natin sa ating Facebook page na ang pangalan din ay Boss LJ. Kaya kung gusto mo itong i-follow, nasa description below ang link. Kaya tara, simulan na natin. Sa panahon natin ngayon, bihira ka nang makakakita ng taong mamahalin ka pa ng buong buo. Yung tipong kahit walang-wala ka, ay minamahal ka pa rin niya. Wala kang sasakyan, o kahit ano, o kahit pandi man lang, pero minamahal ka. Kaya huwag ka doon sa taong marangya ang buhay. Doon ka sa taong tutulungan kang gumanda pareho ang inyong buhay. Be with someone na susuportahan kang makaahon sa iyong buhay at gagawin mo siyang inspirasyon para ma-achieve mo lahat ng pangarap mo. Dahil wala nang masasarap pa sa pagmamahal kundi yung pagbabahagi mo ng iyong pagmamahal sa taong palaging nandyan para sa iyo kahit talikuran ka man ng mundo. Tandaan mo, goodness. Minsan, nakakalimutan na natin pahalagahan yung mga taong palaging nandyan para sa atin. Dahil nasanay na tayo na palagi siyang nandyan. Yung tipong okay lang kasi kahit anong mangyari, walang magbabago. At minsan, feeling natin palagi siyang okay. Pero ang totoo, naiipon na yung sakit na nararamdaman niya. Pero iniintindi at inuunawa ka pa niya. At hindi niya lang masabi sa'yo kasi ayaw niyang dagdagan pa yung mga bagay na iniisip mo. Kasi sa bandang huli, ikaw pa rin yung pinakamahalaga para sa kanya. Kaya ikaw, huwag mong basta-basta iiwan yung taong mahal mo. Kasi ang kailangan niya, yung taong iintindi at magtatama ng mga mali niya, hindi yung taong iiwan siya kasi nagkamali siya. Tandaan mo yan, goodness. Hindi nyo ba napapansin na sa tuwing pinipilit natin ang isang bagay ay mas lalo itong nagiging imposible? Na kahit gawin natin ang isang tama ay nagiging mali pa rin ang resulta. Tulad ng isang pagluluto na kahit sundin natin ang paraan kung paano ito maluto ay hindi pa rin natin makuha kung ano yung gusto nating maging resulta. Ganon sa isang relasyon, mahirap malaman kung siya na yung para sa'yo. Kaya kung masira ang relasyon ninyo, huwag mong iisipin na may nagkamali at nagkulang. Sadyang may mga bagay lang tayong hindi alam pero atin itong nararamdaman. Kasi minsan, ang pagkasira ng relasyon ay hindi dahil sa'yo o dahil sa kanya. Dahil ang pinakamahirap na kalaban sa pag-ibig kapag ayaw sumang-ayon sa inyo ni tadhana. At kapag siya na yung nagdikta na kayo masira kasi hindi kayo yung nakalaan para sa isa't isa, wala kang magagawa. At kung ipagpipilitan mo pa, baka yan pa yung maging dahilan ng iyong pagdurusa. Mula noon hanggang ngayon, mahal mo, pero niloloko mo. Mahal mo, pero binabaliwala mo. Ang sakit mo namang magmahal. Minsan ba naisip mo na dahil sa ginagawa mo ay may nasasaktan kang isang tao? Minsan ba naisip mo na yung sinasayang mo ay pinapangarap ng iba? Tapos hindi mo pa naiisip kung anong mararamdaman niya kapag niloloko mo siya?
ipinapamukha mo pa na may higit kaysa sa kanya? Bakit hindi mo na lang siya pakawalan kung hindi mo rin naman kayang bigyan ng halaga? Alam mo kung hahayaan mo siya, baka nga mas mapapasaya mo pa siya. Kasi meron siyang pagkakataon para makilala niya yung taong talagang nakatadhana para sa kanya. Kaya matuto kang mag-appreciate ng tao. Huwag kang magalit o mainis kung siya yung tipo ng silosa o siloso. Nagpapatunay lang kasi yan na takot siyang mawala ka. At kung hindi mo kayang suplian yung pagmamahal niya, mas magandang i-let go mo na lang siya kaysa binubuo ka niya pero dinudurog mo naman siya. Para sa mga taong mahiling magpakilig pero walang intensyong umibig, tigilan mo na yung pagiging pa-fall effect mo. Isipin mo nananahimik yung tao tapos guguluhin mo. Liligawan at kukunin ang loob pero hindi ka pala interesado. Pakikiligin mo lang tapos kapag hulog na yung tao, hindi mo naman sasaluhin. May sira ba yung ulo mo? Magbibitaw ka ng matatamis na salita pero hindi mo naman kayang panindigan. O di kaya'y mamahalin mo nga pero susukuan mo rin pagdating sa huli. Huwag ka nang magpakita ng motibo kung hindi mo naman gusto. Huwag mo nang paasahin kung wala kang balak paligayahin. Huwag mong mahalin kung hindi mo kayang patagalin. At huwag mo nang patagalin kung mang-iiwan ka lang din. Tandaan mo, walang eksaktong taon, buwan o araw para makalimutan mo yung taong nanakit sa'yo at minahal mo ng totoo. Kaya kung ako sa'yo, magmahal ka na lang ng totoo kaysa manakit ka pa ng damdamin ng ibang tao. Tandaan mo.